Nagtataka ba kayo bakit ilang buwan pa lang ay mabilis nang malobat ang inyong solar battery? At marahil ay napapaisip kayo kung ano ang mali sa setup ninyo? Hindi kaya charge controller mismo ang dahilan? Tama ba ang settings nito? Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano natin maaalagaan ang ating mga solar battery. Sa mga kasolar natin na gumagamit ng ganitong charge controller, ito na siguro ang pinakamura at pinakapopular na mabibili natin sa ngayon. Pero itong controller na ito ay nakaset lang talaga para sa lead acid battery, base na rin sa manual nito. At hindi siya pwedeng gamitin sa lithium battery. Yung kulay puti na version nito ang para sa lithium battery. Kaya kung plano ninyong bumili o magbuo, mag-assemble ng lithium battery, yung controller na yon ang bagay para sa inyo. Mga solar, marami ng klase ng battery ngayon para sa solar application. At ang pinakapopular ngayon ay ang lithium iron phosphate at lithium ion battery. Itong mga battery na ito ang may pinakamataas na life cycle, mas magaan at mas maliit kaysa sa lead acid battery. Ito na ang ginagamit sa mga electric vehicle tulad ng mga e-bus, e-motorbike, mga electric car, mga drones at kung ano-ano pa. Pero mag-focus muna tayo sa lead acid battery dahil ito yung traditional kumbaga na ginagamit sa pagsosolar. Bukod sa pinakamura ay marami tayong mabibilhan ng ganitong battery. At saka madali itong ikabit, plug and play lang kumbaga. Hindi tulad sa lithium battery na kailangan lagyan ng BMS o battery management system at kung ano-ano pang mga balancer upang mapanatiling balanse ang boltahe ng bawat cell nito. Meron din namang lithium battery na bibili na buo na. Pero ang presyo naman ito ay talagang napakamahal. Pero in the long run, kung pagkukumparahin natin ang dalawang uri ng battery, ay lalabas na mas makakatipid tayo sa lithium battery. Tandaan din natin mga kasolar na may iba't ibang klase ng lead acid battery. At hindi pare-pareho ang settings nito sa charge controller. Kaya dapat alam natin kung anong klase ng battery ang gamit natin. Pag-aralan naman natin kung paano basahin ang boltahe ng battery at kung ilang percent na ng charge ang katumbas nito. Ito ang tinatawag na state of charge ng battery o SOC. At dito naman papasok ang LVD o low voltage disconnect. Ito ay settings sa ating charge controller. Ito yung settings ng battery voltage kung kailan automatic nahihinto o magdi-disconnect ang battery para hindi tuluyang ma-full discharge o masagad na husto sa pagka-discharge ang battery. Ito yung limit o load cut-off. Tingnan natin itong chart na ito para sa lead-acid battery. Ito ang boltahe ng battery kapag naka-standby o hindi nag-charge ang ating battery. At tandaan din natin na ang battery kapag nag-charge, ito ay lumalampas ng 14 volts. Kaya huwag tayong malilito mga kasolar. Makikita natin dito na ang 12.6 pataas ay 100% at ang 50% naman ay 12.0. Ang tanong mga kasolar ay bakit hindi dapat bumaba ang lead acid battery sa 50%? Dahil below 50%, dito nagkakaroon ng mabilis na sulfation buildup sa mga plates ng battery. Ano naman ang maaaring mangyari sa battery kapag sagad sa pagkalubat? Yun na nga mga kasolar, mabilis na masisira ang battery natin. At hindi nito maaabot ang rated life cycle nito. Halimbawa, kung nakalagay sa datasheet na 500 life cycle, maaring mga 300 life cycle na lang ang maabot nito dahil nga sa sagad-sagad na pagkalubat. Kaya dapat nating iset ang ating charge controller nang hindi bababa sa 50%. Pero paano naman kung ang ating charge controller ay hindi na ma-adjust at napakababa ng low voltage disconnect? Ang maaari nating gawin ay gumamit ng low voltage disconnect module katulad nito.
Ngayon naman ay tingnan natin kung paano ikabit at iset ang ganitong low voltage disconnect module. Dito natin ikakabit yung source o yung wire na galing sa battery natin. Tingnan nyo na lang yung label at nakalagay na input. Yan mga kasolar. At dito naman sa kabila yung papunta sa load natin o mga appliances. Kunyari ay lagyan natin ng ilaw para makita natin kung magta-turn on siya. Yan mga kasolar, pwede na natin siyang testingin. Pwede na natin siyang ikabit sa battery para makita natin yung settings at kung paano ito i-adjust. At kapag i-connect na natin ito sa battery, ay automatic na magta-turn on yung kanyang relay. Bali ito ngayon yung voltage ng battery, 12.4. At para ma-iset natin yung LVD voltage, kailangan nating pindutin yung kaliwang button. Ito. Sa unang pindot, ilalabas ang LVD voltage. At mga ilang segundo ay babalik na siya sa battery voltage. At para ma-i-adjust, kailangan natin siyang ilong press at hintayin natin na mag-blink. Kapag nag-blink na, yan pwede na nating i-adjust. Yung kanan na button ay pa-baba at yung kaliwa ay pataas. At kapag na-set nyo na sa gusto nyong boltahe, ay hintayin nyo lang na mawala ang pagbi-blink at kung sana itong magsisave. At itong kanan na button naman ay ang pag-a-adjust para sa reconnect voltage. Ang reconnect voltage ay kung kailan magre-reconnect ang load natin pagkatapos nitong mag-LVD. Bali ito ay voltage difference at ipa-plus mo lang siya doon sa LVD voltage. Halimbawa, kung ang LVD ay nakaset sa 12.0 volts at ang voltage difference sa 1.0 volts, magre-reconnect ang load natin kapag umabot na ng 13.0 kapag chinarge na natin ang ating battery. Pero huwag niyong kalimutan na i-check ang current capacity rating ng built-in relay nito dahil kadalasan ay hindi ito true rated. Kung mataas ang load na gagamitin natin, mas mabuti na gumamit tayo ng automotive relay tulad nito. Pwede natin itong i-connect para tumaas ang capacity ng ating low voltage disconnect module. Bago tayo magtapos ay huwag niyong kalimutan na suportahan itong aking channel. Isang pindot lang sa subscribe button at huwag niyong kalimutan i-like ang video na ito. At talagang napakalaking tulong ito para sa akin. Maraming salamat at kita-kita muli tayo mga kasolar sa susunod nating video.